Alam kong marami ng pagkakataon na gusto mong kausapin ka ng Diyos, ngunit tila siya ay tahimik. Nagagalit ka dahil iniisip mo na hindi siya nakikinig sa'yo. Wala siyang response sa'yo. Nagagalit ka na dahil hindi man lang siya nagbigay ng mga signs. Pero alam kong patuloy ka pa rin nananalangin na sana'y matupad ang mga pangarap mo sa buhay. Sana'y magiging malinaw ang pananaw mo. Sana'y tama ang tinatahak mong landas. Pero alam ko rin naghihintay ka pa rin ng mga sagot galing sa Kanya. Pero gusto ko lang malaman mo na ang Diyos ay hindi tumutugon sa paraang gusto mo o sa paraang inaasahan mo. Bilang tao lang naman tayo, madali nating maiisip na binaliwala tayo ng Diyos. O siguro'y kinakausap ka ng Diyos, may mga senyas siyang ibinigay sa'yo, pero ikaw lang ang bumaliwala nito. Ngayon ay pag-uusapan natin ang ilang mga senyas na ang Diyos ay talagang sumasagot sa panalangin mo. Pero una, dapat mong malaman na talagang nakikinig siya sa mga panalangin mo. Tandaan mo yan, okay? Palagi siyang nakikinig sa'yo. Basahin natin ang Awit 66:17-19. Tumawag ako sa Kanya at pinuri ko siya ng mga labi ko. Kung may nakasasakit na bagay sa puso ko na hindi ko inaalis, hindi sana ako dininig ng Diyos. Pero dininig ako ng Diyos. Nakinig siya sa panalangin ko. Kita mo yan? Nakikinig siya sa mga panalangin natin. At pangalawa, may posibilidad na hindi kanya pakikinggan kung ang mga panalangin mo ay tungkol sa pagkasakim o naghangad ka na matalo ang isang tao o para sa iyong sarili lamang. Basahin natin ang Gawa 10:34-35. Nagsimulang magsalita si Pedro. Lubusan ko nang naiintindihan ngayon na hindi nagtatangi ang Diyos, kundi tinatanggap niya ang tao na natatakot sa Kanya at gumagawa ng tama saan mang bansa ito nagmula. Kita mo naman, di ba? Walang pinapaboran ng Diyos. Basta't may takot ka lang sa Kanya, lubos mo siyang ginagalang at natatakot kang hindi mo siya mapalugdan. Kung gumawa ka lang ng katwiran, kung gagawin mo lang ang sinasabi ng Diyos na tama sa halip na sundin ang iyong sariling kalooban o ang kalooban ng iyong kapwa, siguradong pakikinggan Kanya. Marahil ay may tatanong mo, kung talagang nakikinig ang Diyos sa mga panalangin ko, bakit wala akong nakukuhang sagot? Bakit hindi ko siya naririnig? Kung iniisip mong literal kang kakausapin ng Diyos, hindi yun mangyayari. Kakausapin ka niya sa paraan niya, hindi sa paraan mo. Kaya kanyang kausapin kahit anong oras. Dahil Diyos siya, kaya niyang gawin ang lahat. Kakausapin ka niya kahit saan mo gusto. Siguradong kinakausap ka na ng Diyos sa paraan niya. Pero hindi mo lang napapansin o patuloy mo lang binaliwala. Number 1, ang Biblia. Sabi ko nga kanina, hindi literal na boses niya mismo ang maririnig mo. Kinakausap ka niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita na nakasulat sa Biblia. Yan ang isa sa mga paraan ng Diyos na makausap ka niya. Hindi mo lang siguro naririnig o naiintindihan ang mga sinabi niya dahil hindi ka nagbabasa. Oras na para magbasa ka ng Biblia. Bawat bahagi ng banal na kasulatan ay sagrado. O sinulat ito ng mga tao, pero Diyos ang gumagabay sa kanila. Basahin natin ang 2 Pedro 1:21. Ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang ginagabayan sila ng banal na espiritu. Senyas na yan na kinakausap ka ng Diyos. Napapansin mo na ba na sa tuwing may problema ka, biglang sumusulpot ang mga Bible verses kahit hindi mo naman hinahanap? Ibig sabihin, kinakausap ka ng Diyos. Huwag mong baliwalain ang sign na yan. Halimbawa, noong mga panahong na-admit ang mama ko, may nabasa akong Bible verse sa ospital mismo. Nagpapalakas yun sa akin. Hindi ko naman hinahanap yun. Nadaanan ko lang bigla. At iniisip ko yun na kasama ko ang Diyos sa mga oras na yun dahil ipinakita niya sa akin ang tekstong nakakapagpalakas ng aking emosyon. Number 2, gagamitin niya mga tao. Nararanasan mo na ba ito? Sa tuwing may problema ka, may mga taong nangangamusta o gustong kumausap sa'yo dahil ginamit sila ng Diyos para maibsan ang bigat sa dibdib mo. Minsan hindi man sa paraan na lalapit ang mga tao. Kasama na rin dito yung mga videos na napapanood mo sa social media na nakakapag-angat ng damdamin. Ginamit sila ng Diyos para mag-motivate sa mga tao para patuloy pang manalangin at lumaban sa buhay. Basahin natin ang 8:14-17. At nakita ng binan ni Moises ang lahat ng kanyang ginagawa para sa bayan. Kaya sinabi niya, anong uri ng gawain itong ginagawa mo para sa bayan? Bakit ikaw lamang ang patuloy na nakaupo
at ang buong bayan ay patuloy na nakatayo sa harap mo mula umaga hanggang gabi. At ang bina ni Moises ay nagsabi sa kanya, "Hindi mabuti ang paraang ginagawa mo. Ngayon ay makinig ka sa aking tinig, papayuhan kita at ang Diyos ay sasa iyo." May iba pa akong ibibigay na halimbawa sa ikalawang Samuel 12:7-9. Nang magkagayon ay sinabi ni Nathan kay David, "Ikaw mismo ang taong iyon. Ito ang sinabi ng Diyos ng Israel. Ako mismo ang nagbayad sa iyo bilang hari sa Israel. At ako mismo ang nagligtas sa iyo mula sa kamay ni Saul. At handa akong ibigay sa iyo sa iyong dibdib ang sambahayan ng iyong Panginoon at ang mga asawa ng iyong Panginoon. At ibigay sa iyo ang sambahayan ng Israel at ng Huda. At kung hindi pa iyon sapat, handa akong dagdagan ka ng ganitong mga bagay at ng iba pang mga bagay. Bakit mo hinamak ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa kanyang paningin?" May isa pang halimbawa nang maintindihan mo ng mabuti. Basahin natin ang Gawa 8:29-31. "Kaya sinabi ng Espiritu kay Felipe, 'Lumapit ka at sumama ka sa karong ito.' Tumakbo si Felipe sa tabi at narinig na binabasa niya ng malakas si Isaias na propeta. At sinabi niya, 'Talaga bang nalalaman mo ang iyong binabasa?' Sinabi niya, 'Ang totoo, paano ko ngayon magagawa malibang may pumatnubay sa akin?' At namanhik siya kay Felipe na sumakay at umupong kasama niya." Naiintindihan mo na ba? Kapag may mga naririnig ang payo na hindi naman labag sa kautusan ng Diyos, sundin mo dahil ginagamit sila ng Diyos para iangat ang damdamin mong nalulugmok. Kung karunungan ang ipinasa ng tao, nagmula yon sa Diyos. Dubli ingat rin dahil hindi lahat ng mabubuting salita ay mabuti rin ang dulot nito. May mga sugar-coated kasi mga labi na madali kang mapapaniwala. Akala mo nakabubuti sa sarili mo, pero mapupunta ka lang sa kapahamakan. Basahin natin ang unang Juan 4:1. "Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat mensahe na sinasabing galing sa Diyos, kundi tiyakin ninyo kung talagang galing ito sa Diyos, dahil maraming huwad na propeta ang lumitaw sa sanlibutan." Hindi lahat ng sinabi ng ibang tao ay galing sa Diyos, kaya dapat ay magbasa ka ng Biblia para malaman mo ang katotohanan. Number 3, sa panaginip mo. Nararanasan mo na bang napapaniginipan mo ang mabuting gagawin mo? Halimbawa, problemado ka, tapos bigla kang nanaginip tungkol sa solusyon na kailangan mong gawin. Maraming teksto ang makakapag-backup nito. Halimbawa, sa Mateo 2:12, "Pero nagbabala sa kanila ang Diyos sa isang panaginip na huwag bumalik ka Herodes, kaya iba ang dinaanan nila pauwi sa kanilang lupain." Kaya sa oras na may napapaniginipan kang maganda o di kaya solusyon, gawin mo dahil galing yun sa Diyos. Minsan rin nagpaparamdam ang Diyos sa pamamagitan ng pangitain. Basahin natin ang Gawa 18:9. "Isang gabi, sinabi rin ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, 'Huwag kang matakot, patuloy kang magsalita at huwag kang manahimik.'" At syempre, ang buong aklat ng Apokalipsis ay isang pangitain ibinahagi ng Diyos sa buong mundo sa pamamagitan ni Apostol Juan. Alam mo naman siguro yun, di ba? Number 4, nararamdaman mo siya. Kahit hindi mo man siya naririnig, kahit wala ka pang nakikitang signs, pero kapag ramdam mo sa buong puso mo na gumagabay siya sa'yo, yun na yun. Ang banal na espiritu ang bumabalot sa'yo. Basahin natin ang Juan 14:26. "Pero ang katulong, ang banal na espiritu, na ipadadala ng aking ama sa pangalan ko, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Tapat kang itinutulak ng Diyos sa tamang direksyon. Kung nakikinig ka lang sa Kanya at kung may tiwala ka lang sa Kanya, magbabago ang buhay mo. Ito ang paraan ng pakikipag-usap niya sa'yo. Pero paano mo naman malalaman kung ang nararamdaman mo ay nakahanay sa salita ng Diyos? Ito ba ay galing sa Diyos o galing lamang sa hangarin mo bilang tao? Siyempre magbasa ka ng Biblia upang malaman mo kung biblical ba mga iniisip mo. Kung taliwas ito sa mga salita ng Diyos, hindi galing sa Diyos yun. Sariling pagnanasa mo lang yun. Number 5, tinanggal niya ang mga maling tao sa buhay mo. Ito ang isa sa mga signs na nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Gusto ng Diyos na tanggalin sa buhay mo ang mga taong umahadlang sa iyo na sambahin siya. Basahin natin ang Awit 121:7. "Babantayan ka ng Diyos sa lahat ng kapahamakan. Babantayan niya ang buhay mo." Gusto naman natin ng proteksyon, di ba? Hindi ka ba natutuwa na Diyos na mismo ang nagpuprotekta sa iyo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Alam ng Diyos na mabuti kang tao, kaya ayaw niyang mapunta ka sa mga maling tao.
Gusto ng Diyos na isama ka sa mga taong marunong magpalaga sa pagkatao mo. Kaya kapag hiniwalayan ka ng taong mahal mo, siguradong masasaktan ka. Pero malay mo, yun pala ang paraan ng Diyos para ipakita sa'yo o sabihin sa'yo na may mabuting tao pang nakalaan para sa'yo. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi kanya binaliwala. Alam niya 100% kung anong nangyari sa buhay mo. Hindi man natin madaling maintindihan ang ginawa ng Diyos sa atin, pero patuloy tayong maniwala sa Kanya at manalangin upang maghilom ang sugat sa puso natin. Nasasaktan man tayo, at least malaya na tayo sa mga taong mapanakit lang ang alam. Number 6, intended ang isang bagay sa'yo. Napapansin mo ba kapag may nakita kang video o nabasa kang artikulo, parang iniisip mo na intended ito para sa'yo? Napapansin mo ba yon? Kung oo, yun na ang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa'yo. Gusto ng Diyos na matauhan ka. Siguro nasa mali ka ng landas. Siguro napunta ka na sa maling tao. Kaya napaka-importanting palagi mong buksan ang iyong mga mata at tenga. Dahil yan ang tanging paraan para makita mo ang tunay na sitwasyon at marinig mo ang gustong sabihin ng Diyos. Kasi ako, madali kong malaman na may gustong iparating ang Diyos sa akin. Kung hindi akong komportable sa isang bagay, parang naiisip ko na hindi ito para sa akin. Malalaman ko rin kung yung tao ba ay may masamang intensyon o wala. Madali ko rin malaman kung may problema ba ang isang tao. Kasi palagi kong kinakausap ang Diyos sa panalangin. Binigyan niya ako ng kakayahan at karunungan para ituwid ang sarili ko at tulungan ng ibang tao. Hindi naman ako perpekto at ipinapanalangin ko rin palagi sa Diyos na sana'y patawarin niya ang aking mga pagkakamali. Kaya huwag na huwag mong baliwalain kung may nakikita kang kakaiba o nababasa, dahil yun ang sign na ibinigay ng Diyos sa'yo. Sabi pa nga sa Job 33:14, ang totoo, nagsasalita ang Diyos at inuulit pa niya ito, pero walang nagbibigay pansin. Kita mo yan? Palaging nagsasalita ang Diyos. Tao lang ang ayaw magbigay pansin. 6 signs lang ibinigay ko sa'yo, pero hindi ito limited dito. May iba pang signs na hindi ko binanggit. Yan lang muna para mas madali mong maunawaan. Ngayong alam mo na kung ano ang mga signs, paano mo naman papaniwalaan o pakikinggan ng Diyos? Tanungin nga kita, talaga bang ikaw ay nakikinig sa Diyos? Parang hindi, di ba? Paano ko nasabi? Dahil madalas mo pang sinasabi ang iyong problema kaysa sa manalangin ka. Paano maririnig ang Diyos kung ang buong atensyon mo ay nasa mga problema mo? Yan ang problema ng karamihan. Subukan mo naman itikom ang iyong bibig at makinig ka lang muna. Talaga bang nakahanay ang iyong hangarin sa hangarin ng Diyos? O baka pansarili mo lang yung pagnanasa? Hindi pwede na sariling tunguhin mo lang ang masusunod. Dapat sang-ayon rin ang Diyos sa mga plano mo. Talaga bang gusto mong mag-usap kayo ng Diyos? Kung gayon, magtiwala ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Basahin natin ang Santiago 4:8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Tayong mga tao ang unang lalapit at lalapitan tayo ng Diyos. Ganun lang kasimple. Kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga senyas. Nagtatago ka lang sa anino mo dahil ang mga sagot ng Diyos ay pwedeng ikakatakot mo. Kaya kailangan mong magpakatatag, pero huwag kang matakot dahil ang mga plano ng Diyos para sa'yo ay mas mabuti pa kaysa sa mga naiisip mong plano. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanya kahit nahihirapan ka na sa iyong buhay. Yan ang paraan para makaangat ka sa iyong buhay. Tandaan mo yan.